Ayan, good evening mga kablada. Siyempre, kahit man tao dito, kahit na gabi na kasi katatapos lang ng ano natin, work natin, kaya siyempre hindi ako magdadalawang isip na puntahan ang aking pinakamamahal na ina. Kasi nga, siyempre, ay ano to, ilang taon ka na inay? 60. Oh, 60 na pala. Si Mother Jessica kasi yung mga kinalakihan kong gay figure ng syudad ng San Fernando. Sila mang sila Inay Jessica, yung mga nung bata pa kami, high school kami sa La Union High, ay sobrang ano talaga, sobrang nakikita namin dyan pag may mga pageant or beauty contest, sila yung mga magagaling na makeup artists at hairdressers, gown providers dito sa sudyat ng San Fernando. Kaya sila yung ehemplo namin. And syempre, ngayong panahon ng pandemic, yun nga, na-start up ang ating mga nanay-nanayan dahil nga syempre, nasa parlor lang din sila. So ngayon, syempre, medyo mahina ang kita. Tapos nga, nagkasakit pa siya. Kaya pinuntahan ko lang po siya dito. Imagine, nakarating ako dito sa Sibili. Anong purok ito, inay? Purok 6. Purok 6. Brown out pa. 7 o'clock na 2 hours na, no, inay? O, yan. So, tinawagan ko na siya. Sabi ko, hindi pa po ako nakano. Nakatang bahay lang po ako. Tapos diya yan, nagsukat ako doon tibagas na 5 kilo. Nangalak mo doon, nabitay yung stocks din ang grocery skin cafe, J. Balay, tapos inala ako ng vitamins natin, vitamin C, kasi yun yung kailangan niya. Yun yung kailangan niya today kasi syempre may sakit si inay. And I look up to them. I look up to those senior citizens na mga gay figure ng syudad ng San Fernando kasi ganito nila ako pinalaki. Matulungin, mabait at mapagmahal. That's why hindi pwede hindi po pupuntahan si Mother Jessica. And I'm hoping and praying, Mother Jessica, na ano, na lumakas ka. Wala po ba tayong boyfriend? Wala na. Wala nang boyfriend. Matagal. Ilang taon na po wala kayong boyfriend? Siguro mga 10 years na. 10 years na. So ilang weeks na kayong may sakit? Nag-start nung ano? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 9 days. 9 days. Pero okay naman na kayo dahil sa mga in-advice kong gagawin mo. Okay naman. Okay. Okay na. Okay naman na. Well, basta, kasi ang muta yung magkakalagating ang panahon talaga ko, ipagnanati sa kid. So, let us be reminded, number one, Inay Jessica, always pray. Number two, just be positive. Kailangan medyo, kahit na may pinagdadaanan tayo ng problema, kailangan nakangiti pa rin. At pangatlo, syempre, huwag kakalimutan din na palaging kumain at uminom ng tubig. Kasi 75% of our brains and 70% of our body needs water. And water is a universal solvent. So, kaya niyang tunawin lahat. Lahat ng kung anumang sakit yan. Tubig at dasal. Naniniwala ako doon sa mga kasabihan ng mga beking tulad ko. Tubig at dasal ay kailangan talaga. Ayan. Kailan ka pa mag-isa na nakatira dito? Ever since naman mag-isa. Ever since ka na mag-isa ka na talaga. Mm-hmm. Pero taga saan ka originally, Mother Jessica? From Eastern Samar. From Eastern Samar. And you've been here in the province of La Union, particularly in the city of San Fernando for how long? Since 1982. Since 1982, why is it na nandito ka sa La Union or San Fernando, the mere fact that you're from Eastern Samar, paano ka napadpad dito sa probinsya? Kasi yung kapatid ko, kapatid, ang asawa ng Ilocano. Ngayon, kinuha nila ako dito. See. Dito na ako kag-aaral. Okay. So, ayan. And then eventually, dito mo rin nahanap ang iyong career. Love life. Anyway, Mother Jessica, I'm praying for your past recovery. Ayan, tanggapin mo yung munting handog ko sa'yo. Okay, salamat. Kasi, di bale, babalikan naman kita. I am one call away kasi you are from Sevilla, I am from Barangay Madiyegdeg. As you look like inay, magpalaing ka, palimbat ka. At amok niya sa buwan. Di balik to inay no makalunglong altay man ang natay ko palang itinulong. As I keep on saying, mga kablagab, na walang ibang magtutulungan kung hindi tayo.
regardless of who you are or what you are, regardless of your gender, bakla ka man, tungkol ka man, matanda ka man, bata ka man, mahirap ka man, mayaman ka man, let us always be reminded that the common denominator is that we are all sons and daughters of God. Ibig sabihin yan, mas matalag ang taong nagbibigay, mas matalag ang taong marunong maawa at may pagmamahal sa puso dahil yan ang kinagigiliwan ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, kung nagkautang ang isang tao sa'yo at hindi na niya afford paano bayaran, huwag kang mag-alala, huwag kang mangamba, aking anak, dahil ako ang magbabayad yun sa'yo in a form of blessing. So, inay, kalain ka. Nung napintas pa ka doon, nakabado ka. Ang pinarupaan pa tayong kalsada, tamo mo napintas na balasa. May samang gayong na girl na mother of all. Ayan. I'd like also to take this opportunity, syempre, para pasalamatan yung aking anak na talagang sinamahan pa. Of course, si Leon Magno Prianela, na si Leon lagi din ang nag-initiate ng mga magagandang advocacy for the LGBT, and hoping that Leon will also find ways then to follow up, to supplement yung na-extend ko, ayan, para sa ating mga elderly na mga members ng LGBT ng siyudad ng San Fernando. Ayan, anyway, alam mo naman yan, Mother Jessica, na ever since naman, ito na yung mga naumpisahan namin, kasi ito naman din yung pinamukha niyo sa amin na klase ng pagkatao ng isang dating ang tumulong, magmahal, at akayin ang bawat kapwa LGBT sa tamang landas. And I'm very happy, like Mother Christy Tolentino, sila Mother Jessica Hyder, a living testimony ng magagandang ihemplo ng mga bading sa siyudad ng San Fernando. Mother Jessica, soon babalik kami ni Leon para ulit dalawin ka namin. Pintas ka lang. Maraming salamat.